para mag-aral ng salita ng Panginoon. Pinaniwala na pero ang gusto sabihin ng Panginoon sa atin ay ating mga. Tayo po muna yung mga natin sa Panginoon. Aming Ama, nais po namin kayong pasalamatan. Holy, holy. Holy is the Lord God Almighty. Salamat sa inyong mga salita. Every time na nakikita namin ang inyong kabanalan, nakikita rin namin, Panginoon, ang aming mga kasalanan. Ngayon pong umaga, Panginoon, nagpapasalamat po kami na ang inyong mga salita ay buhay. Kayo ay buhay, ang inyong mga salita ay buhay, at kayo kikilo sa amin po mga buhay. Nais po namin ipagkatiwala sa inyo, Ama, ang aming pong pag-aaral, ang Banal Espiritu na aming Panginoon ay siya pong bumabay, sumubaybay. Mag-ingat sa aming mga kaisipan, mag-ingat sa aking labi, sa aking pagsasalita ngayong umano. Pinupuri namin kayo. And as we exalt your name, as we praise your name, may your name be glorified sa aming pong kalagitnaan. Kayo po ang bida sa aming kalagitnaan. Nais po namin mas lalo kayong makilala, mas lalo namin kayong mahalin, pagtingkuran, mas lalo namin kayo, Panginoong, gawin kung ano ang pinagagawa sa amin, ang inyong mission. Papuri sa inyo, Ama. Papuri sa inyo, aming Panginoong Jesus. Papuri sa inyo, Banal na Espiritu. Ito ang aming panalangin. Amen. Noong po mga nakaraan, ang ating pinag-aralan ay patungkol po sa God's glory. Actually, napakalawak po ng topic na ito. Kung atin ang pag-aaralan, ay kulang mo siguro ang ilang mga buwan para pag-aralan kung paano, gano'ng kadakila ang ating Panginoon. At ngayon po, ang ating theme ay, o ang ating topic, the effects of God's glory. Ang epekto ng kaluwalhatian ng Diyos sa atin. I do believe that the effect of God's glory should be loving God more, serving Him faithfully, walking in His holiness, and doing His mission. When you experience the glory, glorious, kumbaga yung kaluwalhatian ng Panginoon sa ating buhay, dapat po ito nangyayari sa atin. Mas lalo nating minamahal ang ating Diyos, mas lalo natin siyang pinaglilingkuran ng tapat, lumalakad tayo sa kanyang kabanalan, at ginagawa natin ang kanyang misyon. Ako'y naniniwala na sumasangayong kayo na ang puso ng Diyos ay walang iba kundi ang pagmimisyon. Inuulit ko po, ako pininiwala na kayo at ako niniwala na ang puso ng Diyos ay pagmimisyon. Ngayon ang tanong, yun din po ba ang puso ng bawat isa sa atin? Ang pagmimisyon. O hanggang isip lamang. Mga kapatid, ngayong umaga, pag-aaralan po natin ang the rights of God's mission. The rights of God's mission. Sa bawat isa po sa atin na naglilingkod sa Panginoon, sa bawat isa po sa atin na gumagawa ng pag-mission, pag-aaralan po natin ang the rights of God's mission. In Isaiah chapter 6, 1 to 13. Isaiah chapter 6, 1 to 13. Meron po ba kayong dalang Biblia? Isaiah po ng Isaiah chapter 6, let me read. Sa wikang naiintindihan ng lahat. Isaiah chapter 6, 1 to 13. Noong taon ng pagkamatay ni Haring Uzziah, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa napakataas na trono. Ang mahabang damit niya ay tumakip sa buong templo. Grabe yung damit ng ating Panginoon. May mga makalangit na nilalang, serafim, sa gawing ulo niya. Ang bawat isa sa kanila ay may anim na pakpak. Imagine, serafim o anghel, mayroong anim na pakpak. Hindi ko alam kung saan yun. Kandalaga ito mga pakpak. Ang dalawang pakpak ay nakatakip sa kanilang mukha, ang dalawa ay nakatakip sa kanilang paa, at ang dalawa ay ginagamit nila sa paglipad. So imagine natin, isang nilalang, may anim na pakpak, nakatakip ang dalawa sa mukha, ang dalawa ay sa paa, at yung dalawa ay lumilipad. Imagine na rin nyo? Hirap imagine, ano? Ang sabi ng isa't isa, banal, banal, banal ang Panginoong makapangyarihan. Ang kapangyarihan niya ay sumasakop sa buong mundo.
Wow! Sa lakas ng tinig nila, nayanig ang mga pundasyon ng templo at napuno ng usok ang loob ng templo. Sinabi ko, nakakaawa ako. Tiyak na mapapahamak ako dahil ako'y may makasalanang labi at naniniraan ako sa piling ng mga taong makasalanan din ang mga labi. At ngayon, nakita ko ang hari, ang Panginoong mga pangyarihan. Pagkatapos, lumipad ang isa sa mga makalangit na nilalang papunta sa akin. May dala siyang baga na kinuha niya sa altar. Inilapat niya ang mga baga sa aking bibig at sinabi, inipo nito ang iyong bibig at wala ka na kasalanan dahil pinatawad ka na. Pagkatapos narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sino ang susuguin ko? Sino ang lalakad para sa amin? Sumagot ako, narito po ako, ako ang susuguin niya. Sinabi niya, umalis ka at sabihin mo sa mga mamamayan ng Israel, makinig man kayo ng makinig, ay hindi rin kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi rin kayo makatapita. Sinabi pa niya, patigasin mo ang mga puso ng mga taong ito. Bingihin mo sila at bulagin dahil baka makarinig sila, makakita at makaunawa at magbalik loob sila sa akin at magsubalin. Nagtanong ako, Panginoon, gano'ng matagal? Sumagot siya, hanggang sa mawasak ang mga lungsod ng Israel at wala nang manirahan dito. Hanggang sa wala nang tumira sa mga bahay at mga lupain ay maging tiwangwang at wasak. Hanggang sa palayasin ko ang mga Israelita at ang lupain nila ay mapabayana. Kahit maiwan pa ang 10% ng mga Israelita sa lupain ng Israel, lilipulin pa rin sila. Pero may mga pinili akong matitira sa kanila ang katulad nila ito na pinutol ng puno ng sela. Ito pong ating binasa ay personal na pangitain ni Isaiah mula sa Panginoon. Ito po ay personal na pangitain. Alam natin, from chapter 1, ito po ay binanggit yung mga kasalanan ng mga Israelita. Alam niyo, ang kanilang mga kasalanan, and maybe ilan sa atin nakaka-relate, kung maaaring sabihin natin na ganito rin yung ating sitwasyon. Ang problema nila, nagdadala sila ng mga handog na susunugin, nagdadala sila sa altar ng mga bagay na panghandog sa Panginoon, ibibigay nila sa Panginoon, and diyan ang kanilang puso ay marayo sa Diyos. Na maybe we give our best, we give our energy, our time, we give our money to God, and yet ang ating puso, malayo din sa Panginoon. Naglilingkod tayo sa Panginoon, sa Kanyang kaharian, pero layo naman natin sa hari. Grabe po yung kung nyo babasahin ng chapter 1, 1 to 5. Alam niyo, yung ang Panginoon ay namamanik sa kanila. Itong mga Israelitang ito, naglilingkod sila sa Panginoon, pero ang layo ng kanilang puso sa Panginoon. Grabe, no? Yung bang sasabihin sa iyo ng iyong anak, alam mo, inay, alam mo, tatay, mahal na mahal ko kayo. Pero alam mo naman ang ginagawa ng iyong anak. And from this passage, we will talk about the three important indicators to know that we are on the right track towards God's vision. There are three important indicators. Indicators. Pwede natin sabihin na ito ay signs. Pwede natin sabihin na ito yung mga requirements na hinihingi ng Panginoon. There are three important indicators to know that we are on the right track towards God's mission. Ikaw ba ay nasa tamang daan? Ikaw ba ay nasa tamang landasin ng pag-mission? Bilang iglesia at bilang individual. There are three indicators. First indicator is right view of God. Right view of God. Tamang pananaw, tamang pagtingin, tamang pagkakilala, tamang pagkaunawa sa Panginoon. Gaya nga nang sinabi kanina, maraming tao naniniwala sa Diyos. Yes, they believe na mayroong Diyos. And even Satan in James chapter 2, chapter 1 sabi doon, kahit si Satanas naniniwala may Diyos, nanginginig pa nga. In Matthew chapter 4, noong ang Panginoon ay after niya mag-fasting, napakahusay din ni Satanas sa salita ng Diyos. Masasabi, sa suka.
Alam na alam ni Satanas ang salita ng Diyos. Pero alam niyo mga kapatid, sa ating pinag-aaralan, ang taunang indicator na alam mo na tama ang iyong ginagawa sa komisyon, right view of God. Tama ang pananaw sa Diyos. In verse 1, ang sabi doon, in the year King Uzziah died, I saw the Lord seated on a throne, high and exalted, and the train of his robe filled the temple. In the year that King Uzziah began his reign when he was 16 years old. 16 years old na siya maging hari. And he reigned for 52 years. Overall, he was a good king. Siya po napakabuting hari. In 2 Kings 15 verse 3. And he did what was right in the sight of the Lord. Alam niyo, napakabuting hari nitong si Uzziah. Then si Uzziah ay naglitin po, pinamahalaan niya ang Israel in military victories over the Philistines and other neighboring nations, and he was a strong king. Napakalakas ng hari. Alam niyo mga kapatid, he was energetic builder, planner, and general. Wala ka may ipinta sa kanyang buhay. Pero ang problema mga kapatid, but Uzziah's life ended tragically. Bakit po? In 2 Chronicles chapter 26 verse 16, but when he was strong, his heart was lifted up to his destruction, for he transgressed against the Lord his God by entering the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. He is not qualified to burn incense on the altar. Hindi siya yung right person, pero ginawa niya ang pagsusunog ng incense. At ano po ang nangyari? In response, God struck Uzziah with leprosy. Nagkaroon siya ng ketong. At alam niyo mga kapatid, he was an isolated leper until his death. Alam niyo, punong-puno siya ng ketong sa katawan, tapos namatay siya, isolated. Wala siyang kasama. Wow. Grabe ano. Nakakalungkot na isipin na napaka-tragic ng pangyayari. Alam niyo, napakabuting hari pero nag-end dun sa kalagayan na tragic. And to say in the year King Uzziah died is to say a lot. Is it to say in the year of a great and wise king died? But it's also to say in the year a great and wise king who had a tragic end died. Isaiah had great reason to be discouraged and disappointed. Bakit? Namatay na yung hari eh. In the year that King Uzziah died. Naniniwala ako na ang mga tao ay nag-expect sa kayang gawin ng hari. Pero ang problema, namatay. Alam niya ito, magandang tingnan kapag tayo ay dumaraan sa lungkot ng ating buhay o discouragement. Sabi nga, when things on earth are discouraging, start looking things from heaven's point of view. Amen po ba? When things on earth are discouraging, start looking at things from heaven's point of view. Mga kapatid, napakahalaga po itong katotohanan mula sa atin, mula sa salita ng Diyos. What does it mean? Right view of God. What are those views from Isaiah chapter 6? First, it talks about God is in the highest position. God is in the highest position. Look at your Bible. Verse 1, noong taong ng pagkamatay ni Haring Uzziah, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa napakataas na trono. Just imagine yung kalagayan ng ating Panginoon. Sabi doon, hindi lamang mataas, hindi lamang mas mataas, kundi yung superlative degree na napakataas ng pinalulukluhan ng ating Panginoon. God is in the highest position. Ibig sabihin mga kapatid, walang pwedeng tumapat o tumambas sa ating Diyos. Napakataas ng ating Diyos, napakadakila ng ating Diyos. He is the righteous judge. Isaiah may have been depressed or discouraged because the great leader of Judah was no longer on the throne. But God in heaven now
shows Isaiah and said, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala, Isaiah. Isaiah, Hosea may not be on his throne, but I am on my throne. Ito ang maaaring sinasabi ng Panginoon na yes, si Hosea namatay, wala na siya sa kanyang trono, pero ako bilang Diyos, nasa aking throne. Kaya huwag kang mag-alala. God is in the highest position. Right view of God. Pangalawa, God is King of all kings. I saw the Lord seated on throne, high and exalted. God is King of all kings. Alam natin, in Samuel, 1 Samuel chapter 7, 8, 9, humingi ng hari ang mga Israelita. At alam natin, sa latter part, nagkaroon ng problema kay Solomon at the divide ang kingdom sa dalawa, South Kingdom and North Kingdom. At maraming mga hari, namatay, pumalit, pero alam nyo ang ating Diyos, siya ay hari ng mga hari, magpakailan paman. I saw the Lord seated on a throne. Hari ang ating Diyos. Mga kapatid, this verse is not talk about creator and creation relationship. It's not about father and child relationship. It's not about child or friend and friend relationship. This verse talks about king and servant relationship. What does it mean? Mga kapatid, king and servant relationship. Kung kinikilala mo na hari ang Diyos, kung kinikilala mo na siya ang king ng iyong buhay, hindi dapat ikaw nasusunod sa buhay mo, kundi yung hari ng buhay mo. Yun po ang katotohanan, mga kapatid, sa ating buhay. Ang tanong sa atin, sino ang hari ng ating buhay? Pera? Yung ating mga apo? Anak? Trabaho? Posisyon? Posesyon? Achievement sa buhay? Is that our kings in our lives, mga kapatid? God is King of all kings. Ang sabi ng Biblia, verse 2, verse 1, and the train of his robe filled the temple. God is so honored, so important, so dignified, that the train of his robe filled the temple. That's the long train. Napakahabang. Sipin nyo yung templo, punuin ng kasuotan ng Panginoon. Na kung atin titingnan, dati ang mga hari, paghaba ng kanilang kasuotan, ibig sabihin, huwag nyo akong pagtrabahuhin. Ako'y hari. Ako ang dapat nag-uutos sa inyo. At mga kapatid, ang ating Panginoon ay hari at siya dapat ang ating paglingkuran at hindi siya naglilingkod sa atin. Nakalungkot isipin na tinatawag natin siyang hari, Panginoon, pero ang role lang niya sa ating buhay ay para bang vending machine, ATM machine, ano pa, na pagka may kailangan ka, basta ka magsusuot ng card at maglalabasan ang kailangan mo. Napagbayad pa ang kailangan ka, gusto mo lang magpe-pray at pagkatapos ikaw ay tutugunin sa iyong prayer. At pag hindi ka binigay ang prayer request mo, nagagalit ka. Yun ba ang pagturing sa Panginoon na siya ay hari? O maliit na hari? God is always King of all kings. Pangatlo, God is eternal. Verse 1, God is eternal. I saw the Lord seated on a throne. Alam niyo mga kapatid, nakakatuwa itong talatang ito. Bakit? In John chapter 12, verse 41, sabi ng Biblia, sinabi ito ni Isaiah sapagkat nakita niya kung gaano kadakila si Jesus at nagsalita siya tungkol sa kanya. Alam niyo mga kapatid, this verse was happened in the Old Testament and in the New Testament, John, sabi ni John, sinabi ito ng Panginoon sapagkat nakita na Isaiah ang kadakilaan ng Panginoon. This is God's revelation to John na nakita na Isaiah ang Panginoong Kristo na nakaluklok doon sa trono. At ito kinonfirm ni Apostle John. Diba napakagandang pag-aralan ng salita ng Diyos? And God is eternal. Wala siyang simula, walang katapusan. Ang sabi ng John chapter 1 verses 1 to 4, sa pasimula pa ay naroon ang salita.
Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa at sa pamamagitan niya nalikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Napakagandang salita ng Diyos, mga kapatid, ng ating Panginoon Jesucristo before the world began. Nandun ang Panginoon Jesucristo at nandun siya nung likhay ng sanlibutan. Sabi ng Biblia, walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Hindi ka mag-i-exist sa daigdig kung hindi dahil sa Panginoong Jesucristo. Walang bagay na malilikha sa daigdig nito kung wala ang Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, si Jesus Christ na nagligtas sa atin, namatay doon sa krus ng Kalbaryo, nag-alay ng kanyang buhay sa iyo at sa akin, nandun na simula pa ang sanlibutan. Di ba napakadakila ng pag-ibig ng ating Panginoon? God is eternal. Wala siyang simula at walang katapusan. Mga kapatid, ang sabi ng salita ng Panginoon, mula sa kanyang buhay at ang buhay ang sangilaw ng kasangkatauhan. Kung ngayong umaga sinasabi mong ikaw ay narito, hindi yung batayan na ikaw ay pupunta sa langit. Ang batayan ang pagpunta sa langit ay acknowledgement na ikaw ay makasalanan at hindi mo kayang bayaran ng iyong kasalanan, and only Jesus Christ ang pwede magbayad ng iyong mga kasalanan. At dahil doon, pwede kang pumunta sa langit. Mga kapatid, sabi ng Biblia, mula sa kanya ang buhay. Ang sabi ng Biblia, I am the way, the truth, and the life. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pumagitan ko. Maaaring maraming tao na kasita kayo dyan, lampas, daan, parito, lumalakad, buhay. Pero sabi ng Biblia, kung yung mga taong yun walang relasyon kay Kristo, hindi sila buhay. Patay sila sa kanilang kaugnayan sa Panginoon. Nakalungkot isipin, baka tayo narito ngayong umaga, and yet patay tayo sa relasyon natin kay Kristo. Maganda dinilinaw po natin yan sapagkat yan po hindi biruan. And many false teachers today teaches wrong views about God. Yung mga nakaraan, ako pinanood ang telebisyon. Sabi ng isa, si Jesus ay hindi Diyos. Bakit? Ang sabi ng salita ng Biblia, siya ay anak ng tao. O, tingnan mo, siya ay anak ng tao, hindi siya Diyos. Siya ay anak ng tao. At sabi ng Biblia, binasa rin niya, nung umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, ang anak ng tao. O, tingnan mo, hindi siya Diyos, anak siya ng tao. Yan ang itinuturo ng Iglesia ni Manalo, hindi ni Kristo. Iglesia ni Manalo. Na si Jesus ay hindi Diyos, kundi siya isang tao lamang. Diba? At marami silang nadadaya patungkol dito. And they believe, marami naniniwala, o dahil, o si Jesus, Diyos, o sinong manak sa kanya, si Maria, o ang inanak, Diyos, ang ina, Diyos din, ang ama, Diyos din. O sila lahat, Diyos. Ang problema, yung lolo ng lolo, Diyos din yun. Kasi simula doon, hanggang dito, nag-lead niya ang Diyos. Napakaraming Diyos. At yun ang pinaniniwala ng mundo. At pwede kayong madaya, at pwede akong madaya kung hindi tayo mag-aaral at maniniwala sa sinasabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, we must have the right view of God. Right view of God. Bakit? Kasi kung makikita mo ang at makikilala kung sino ang Diyos, titingnan mo ang sarili mo ayon sa pamantayan ng ating Panginoon. God is eternal. Panguli, wala sa PowerPoint, God is holy. Verse 3. Isaiah chapter 6, verse 3. Ang sabi dito, verse 3, look at your Bible. Sinabi nila sa isa't isa, banal, banal. Banal ang Panginoong makapangyarihan. Ang kapangyarihan niya ay sumasakop sa buong mundo. Mga kapatid, God is not just in the highest position, is not just King of all kings, is not just eternal, but God is a holy God. God is a holy God. Banal lang ating Diyos. Alam niyo, sabi na sa salita ng Panginoon, verse 3, kung hindi titingnan at babasahin, sinabi nila sa isa't isa. Yung mga anghel ay nag-uusap sa isa't isa. Banal, banal. Hindi ko sinabi, hindi sinabi dito kung gano'ng karaming anghel. Pero sabi ng Bible, isa't isa, nag-uusap sila, banal, banal. Banal ang Diyos na makapangyarihan. God is a holy God. Ang problema natin, kung kilala natin ang Diyos na banal, and yet tayo ay lumalakad sa kasalanan, aliwas po ang ating sinasabi, mga kapatid.
dapat umaayon ang ating paniniwala ng Diyos ay banal, dapat din tayo magpakbanal. Right view of God. Meron ba tayong tamang pagkakilala sa ating Panginoon? Ang ating mga pagkakilala sa Panginoon, hindi hanggang nguso lamang. Right view of God. Pangalawa, makikita po natin yung communicator. Right attitude before God. Right attitude before God. Verses 2 hanggang 7. Right attitude before God. Look at your Bible, verse 2. May mga makalangit na nilalang serafim sa gawing ulo niya. Sa bawat isa sa kanila ay may 6 na pakpak. Ang 2 pakpak ay nakatakip sa mukha, nakatakip sa paa. Ang 2 ay ginagamit sa paglubad. At sinasabi niya sa isa't isa, banal, banal, banal ang Panginoon makapangyarihan. Ang kapangyarihan niya ay sumasakop sa buong daigdig, sa buong mundo. Mga kapatid, ang sinasabi po ng salita ng Panginoon na ating pinag-aaralan na ating Diyos ay sa ating pagkakilala sa Kanya, dapat din naman meron tayong right attitude before God. Kung pininiwala na kung tama ang ating pagtingin sa Diyos, pagkakilala at pagkaunawa sa Diyos, magiging tama ang ating attitude sa Panginoon. Ngayon, ang problema, kung mali ang ating pagtingin sa Panginoon, definitely, ang ating attitude magiging mali rin. Actually, ito po ay progression. Progression to. What should be our attitude before God? First, reverence. Paggalang. The two wings with which they cover their face show plainly enough that even angels cannot endure God's brightness. Tinakpan nila ang kanilang mukha. Bakit kahit anghel hindi makatagal sa ninding ng ating Panginoon. Hindi makatagal sa kadakilaan ng ating Panginoon. Hindi makatagal sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Naranasan niyo po ba nung ako niniwala bakit sa atin naging bata nakaranas tumingin sa araw? Yung mga katanghalian pa ba? Talagang pagka yung kasingkaran ng araw, katingkaran, ay ang hirap tingnan. Tapos pag tingin mo sa padilim, hindi ko makakita. Alam niyo mga kapatid, higit pa doon ang liwanag na meron ng ating Panginoon. Kaya nga, kahit katiting na kasalanan meron tayo, kitang-kita sa liwanag ng Panginoon. Kitang-kita sa liwanag ng Panginoon. That's why, kailangan nating igalang ating Panginoon. Kailangan nating bigyan ng papuri ang ating Panginoon. Verse 3, and they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, the whole earth is full of His glory. The threefold use of the term in a Hebrew way of expressing the superlative degree. Sinabi ko po nung nakaraang mensahe sa kabataan na hindi katulad sa English, meron tatawag tayong yung bang comparison. May tatawag tayong good, better, best. Pero alam nyo, sa Hebrew language, kapag po ang mga salita yung inuulit, lalo tigit tatlong beses inulit, ibig sabihin, ito po ay sinasabi na napakahalagang salita. Way of expressing the superlative degree. In Hebrew language, and intensity is communicated by repetition. Kapag ka paulit-ulit talagang meron noong yung intensity. Di ba minsan pagka tayo mga magulit, hindi ka titigil? Hindi ka titigil? Hindi ka titigil? Ay pagka yung pangatlo, hindi tumigil. Talagang may tatamaan. Di ba ka binibigyan din? Sa Hebrew yata natin ako yung salita yun. Pag inuulit, ibig sabihin binibigyan din. Kaya nga po, yung sinasabi ni Jesus Christ, diba? Truly, truly, truly. Talagang paulit-ulit yung sinasabi. Binibigyan niyan din sa kanyang mga alagad at sa mga tao na totoo ang kanyang sinasabi. He is incomparably holy. The whole earth is full of His glory. Ang mga kapatid, it symbolizes the presence of God. The presence of God. The presence of God.
Once na nakita natin at naranasan ang pagkilos ng Panginoon, mararanasan natin ang possession ng Panginoon. Reverence, pangalawa, humility. Humility. Sabi doon, verse 2, with two, they covered their feet. Sabi po ayon sa aking pag-aaral, to cover their bodily parts, yung dalawang pakpak ay para i-cover yung kanilang bodily parts, feet meaning their central body. Kaya sabihin, yun daw, kanyang kapahan ay yung kanyang central body. At yun ay humility. Sabi ng verse 5, kung ating titingnan, nung makita itong lahat ni Isaiah, sabi ng verse 5, kawawa ako. Marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga tao, marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako sapagkat ako isang makasalanang nakakita kay Yahweh, ang mga pangyarihan ari. Alam niyo, napakaganda ng tugon ni Isaiah sa Panginoon. Nung makita niya ang Panginoon, ano nangyari? Nagkaroon siya ng humility sa kanyang buhay. Yung kanyang kabakumbabaan, he recognized his shortcomings. He recognized his uncleanliness. He recognized that he is unfit in heaven. Kinilala niya na hindi siya karapat dapat pupuntahin sa langit. Ang sabi ng verse 5, chapter 6, verse 5, sabi dito, nakakaawa ako, tiyak na mapapahamak ako dahil ako'y may makasalanang labi. At naninirahan ako sa piling ng mga tao, makasalanan din ang mga labi. The keyword there is unclean. The word unclean did not mean sinful, but it does mean off limits. Nakita na po ba kayong mga salitang off limits? Out of bounds, unacceptable in the presence of God because of physical, earthly nature, and contaminations. Kasi kung natin natitingnan sa book of Leviticus, kung inyong mabasahin, kahit nga ako, bawal akong ihandog. Kasi physically, I'm not fit. Kung may butas ang iyong tainga, ang iyong mata ay hindi pantay, ang iyong ilong, ano mang kapintasan mo sa iyong sarili, hindi ka pwedeng ihandog sa Panginoon. Nakatubot ano? May buti na lang. May grasya ang Diyos. Pwede na tayong lumapit sa Panginoon, naman ang ating katayuan sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, makikita natin dito, na the more we see God, the more we see our sinfulness. Alam niyo yun? The more we see God, the more we see our sinfulness. Amen. We cannot come to God with pride in our hearts. Hindi ko pwedeng sabihin na, Lord, lumalapit ako sa inyo, nagpapakumbaba, pero alam mo sa puso mo, may kayapanan ka. Jeremiah 17 verse 9, ang puso ng tao ay ano? Mandaraya. Puso ng tao'y mandaraya at tangin ng Diyos lamang ang nakasasaliksik sa puso ng isang tao. Kaya ba natin dalayan ng Diyos? Hindi ano? Ang maganda ko mga kapatid, sinasabi rin dito mga kapatid, sinasabi na maaaring si Isaiah isa sa finest, maaaring siya isa sa pinaka mabuting tao. Pero alam nyo, mabuting tao na siya, pero nung i-compare niya ang kanyang sarili doon sa sinasabi ng Amen, wala siyang binatpan. Isaiah experienced God's forgiveness in chapter 6, verses 6 to 7. Pagkatapos, may isang silaping sumipit ng bala sa dambana at lumipad patungo sa akin. Ang bagay dinikit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala, napawi na ang mga kasalanan mo. Yun naman ang maganda kay Lord. Wala ka ng sala, napawi na ang lahat ng mga kasalanan mo. Kung atin nung babalikan, Isaiah chapter 1 verse 18, Isaiah chapter 1 verse 18, hali kayo at magliwanagan tayo. Ganun ang karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Ganun ang karami ang ating kasalanan, lahat ng kasalanan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging musilap sa kapitin. Wala namang repi sa atin sa gitan nito, no? Wala namang nakapatay sa atin kahapon.
Noon man, lahat ng kasalanan natin sabi ng Bible, kung lalapit ka kay Jesus, at mararanasan mo ang pahid ng kanyang dugo, ay may tatanggapin mo siya sa iyong buhay, mararanasan mo ang tunay ng kapatawaran mula sa Panginoon. Mga kapatid, holiness, humility. This should be our attitude before God. Humility. Pangatlo, service. Yung dalawang pakpak ay sa mukha, reverence. Yung dalawang pakpak ay sa paa, humility. At yung dalawang pakpak ay ginagamit nila sa paglipad. Ibig sabihin, the two wings with which the angels fly mean nothing else than the ready and cheerful performance of the commandments of God. Handa silang gawin at cheerfully yung pinagagawa ng Diyos sa kanila. Napakagandang response ng o attitude na meron itong mga anghel na ito. Service. Alam niyo mga kapatid, once na nakilala at nakita natin ang Panginoon, makikita natin yung ating karumihan at sunod natin gagawin yung totoo natin nakilala ang Panginoon, maglingkod. Ulit-ulit kong sasabihin sa atin, ayaw maglingkod, pag-pray na natin. Kunin na ni Lord. Oo, oh, yun din naman. At least, nasa langit na tayo. Kunin na tayo ni Lord kung ayaw niyo maglingkod. Service. In conclusion to this point, we shall serve God best when we are most deeply reverent and humbled in His presence. We shall serve God best. Makakapaglingkod ka lang ng pinakamainam na paglilingkod sa Diyos. Kailan? Kapag most deeply nakilala natin yung pagka-Diyos ng ating Panginoon, deeply reverent and humble in His presence. Paggalang at humility sa Panginoon. Ito lang naman ang pwede nating sabihin na baka kaya hindi tayo nakakapaglingkod sa Panginoon ay dahil hindi natin nakikita ang ating Diyos sa ating buhay. Hindi pa talaga natin naranasan ang Panginoon sa ating buhay. Right view of God, pangalawa, right attitude before God. This is the second indicator. Now, sa dalawang nabanggit na indicator, tayo po yung pumasa. Ibabalik ko tayo sa manufacturer. Pumasa po ba tayo? Right view of God, right attitude. Kasi ang pangatlo, right response to God. Right view of God, right attitude, right response to God. Again, makapansin na natin dito, inuuna ng Panginoon yung ating being bago yung ating doing. Right response to God. In verse 8, ang sabi ng verse 8, then I heard the voice of God, or the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Yung dapong for us ay sinasabing yung Trinity. May mga nagsasabi na yung Trinity, gaya ng Genesis chapter 1, 26 to 27, let us make man in our own image. Pero may nagsasabi naman na walang malinaw na sinasabi rito. But let us leave that verse. Ang gusto ko lamang pumigyan sa atin ng pansin mga kapatid, verse 8 records the commission of the prophet in response to the word of God. Alam niyo, hindi po pwedeng tama ang iyong pagkakilala sa Panginoon. Tama ho? Hindi rin pwedeng may tama kang attitude. Tapos hanggang doon na lang, pinatay muna. Tapos wala kang tugon sa Panginoon, medyo may problema ang ating unang indicator. Ito po yung progression, mga kapatid. Whom shall I send and who will go for us? God looked for someone to send. He wanted someone to go. Whom shall I send and who shall go for us? The call passages is the Bible all use the verb send. It expresses divine authentication and enablement for the mission, usually accompanied by the divine presence.
yung the word na to send, it express divine authentication. Ikaw ay talagang binibigyan ng kapangyarihan ng Panginoon at isinusugo ng Panginoon at ang kanyang pangako, sabi doon, accompanied by the divine blessing. Mga kapatid, unless the Lord sends, one cannot go with any authority. Malibang ikaw isugo ng Panginoon, walang autoridad ang iyong sinasabi at ginagawa. Pero salamat, bakit? Nung makilala natin si Jesus, tinanggap natin ang autoridad mula sa Kanya. Amen po ba? Meron po ba tayong autoridad mula sa Panginoon? Amen. Bakit parang mas may autoridad pa yung mga malindaan, iglesia ni yung siluman? Kahit nga si Kibuloy, sabi niya, nanoodin ako sa kanya, sabi niya ay ito, si Jesus ay namatay para sa krus ng Kalbaryo. At ako, sabi niya, nagpahayag sa akin ng Panginoon, and no one can question that. Dahil ang Panginoon nagpahayag sa akin at sinasabing sinusugo kita, aking anak. Kaya ako ang anak ng Diyos. Walang pwedeng kumwestiyon sa akin. Pero alam niyo mga kapatid, unless the Lord sends, one cannot go with any authority. How do we respond to God? Ito po magandang tanong. Ang alawa, obedience. Here I am, send me. Isaiah emphatically answered God's call. He did not hesitate. Isaiah wanted to be the answer to God's question. Hindi siya nag-alibay. Hindi niya sinabi na, here I am, Lord. Send him. Here I am, Lord. Send him. Send Sister Noah. His mission is not easy. Hindi madali ang kanyang pag-mission. Bakit? His message is to declare God's judgment. Alam niyo ang kanyang message? Sabihin sa mga tao na, kayo ay parurusahan ng Diyos. O kayo, bigyan ko kayo ng halimbawa. Ngayon, sabihin nyo sa inyong kapitbahay, alam mo, ikaw ay pupunta sa impyerno, parurusahan ka ng Diyos. Kaya ayaw mo kailangan kumilang sa Panginoon, tapatan mo sa pinto, at sabihin mo, sa impyerno ka pupunta, kasi ayaw mo maniwala sa Panginoon. Pero kahirap yun. Pero kahirap kay Isaiah na sasabihin niya, na humayo ka, verse 9, look at your Bible, sabi dyan, humayo ka, sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo na makinig, eh, hindi kayo makakaunawa. Just imagine, sasabihin mo sa tao, makinig kayo, pero hindi kayo makakaunawa. Hindi nyo malalaman ang sasabihin ko. At sabi niya, tumingin man kayo ng tumingin, eh, hindi kayo makakakita. Papupurulin mo ang kanilang isip, bulagin mo sila para hindi makakita. Grabe yung message na nadali ni Isaiah. Hindi yung madali. Diba kayo yung mga taga? Wala yung mga taga. Ito yung mga taga. Gawin mo silang bingay para hindi mo karinig, makaunawa. Baka sila yung magbalik loob at magsigalit. Ikakaiba si Lord. Sinasayip niya yung mga tao. O ayaw nyo sa pabayaan. Baka yun ay magbabago. Pero alam niyo mga kapatid, sa madaling sabi, hindi madali ang pinagagawa ng Diyos kay Isaias. Napakahirap. Kung ako yun, malibang nakita ko talaga ang Panginoon, I mean, meron akong experience, kasi ako niniwala, bumabalik siya doon sa kanyang revelation ng Panginoon sa kanya. Kasi kung di niya babalikan, pwede niya sabihin na, sige Lord, magpe-pray na lang ako. May negosyo naman ako, may trabaho, magsusupport na lang ako sa misyon. Di ba si Moises? Ang tibay niya ni Moises, pero sabi, hindi, wala akong makayanan. Ito talaga, si Aaron, parating ako sa'yo. Anong nangyari? Hindi talaga eh. Ayaw talaga niya. Isipin niyo, eh, how much more ito si Isaiah? Alam niyo nakakatuwa, in John chapter 12, 37, sabi dito, bagamat nakita nilang gumawa siya ng maraming kapapalagat, siya referring to Jesus Christ, hindi rin sila sumampalataya sa kanya.
Sa ganyan, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, Panginoon, sino naniwala sa mga salitang narinig nila sa amin? Alin ay pinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan? Tulad ng sinabi pa ni Isaias, hindi sila makapaniwala sapagkat binulag niya ang kanilang mga mata at pinatikas ang kanilang ulo upang hindi sila makakita ni maunawa ang kanilang mga isip na manumbalik sa akin upang sila'y pagalingin ko. Sinabi ito ni Isaias sapagkat nakita niya kung gaano kadakila si Jesus at nagsalita siya tungkol sa kanya. Mga kapatid, napakabuti ng salita ng Panginoon. Yung pagsunod ni Isaias sa Panginoon, hindi madali, pero sumunod siya sa Panginoon. Now, handa ba tayo sumunod sa Panginoon? Sabihin natin sa ating mga kapitbahay at kakilala na sa impyerno ka. Sabihin ka na ng palatayo sa sabay ilag. Hindi ho, D40. D40 ang ugon dahil sa kagandahan ng Diyos. Diba na? Naligtas ka sa pumagitan ng pananampalataya. Yun din, pero yun din ang mensahe. Hindi ka matataga, hindi ang kapatid. Pero yun din ang share mo. Kagandahang loob ng ating Diyos. Obedience, mga kapatid, pagsunod. Pangalawa, hindi lamang obedience, kundi commitment. Iba ho ang obedience kaysa commitment. Alam niyo, ang sabi ng verse 11, Chapter 6, verse 11. Look at your Bible. Chapter 6, verse 11. Nandiyan na kayo? Sundan niyo ako. Sabi niya, nagtanong ako, Panginoon, gano'ng katagal? Alam niyo ang tanong ni Isaiah sa Panginoon? Sige, susunod ako, Panginoon. Isubo mo ako. Pero verse 11, sabi niya, itinanong ko, hanggang kailan po, Panginoon? Hindi ko siya simula. Inaalam na kung hanggang kailan niyo. Kailangan niyo yung commitment. Parang ganito na nag-share ka. Yung bang, ang pinakamahirap sharean yung tango, yung kung walang masamang bigas. Maraming yung salitang walang masamang bigas. Yung mawala ng oo, ayos yan. Sabi, magsabi ka lang ito, ayos din dyan. Pinakamahirap ko yung ganun tao. At tayo sinusubok ng Panginoon sa commitment. Natatanungan ni isa kaya sa Panginoon, Lord, hanggang kailan po? Commitment. Ganito ang sarot niya. Hanggang ang mga lisod ay mawasak at mawalang tao. Eh, kailan yun? Iba kung ikaw ay kinakausap ng Panginoon, hanggang ang mga lisod ay mawasak at mawalang tao, hanggang sa maiwang walang nakatira ang mga tahanan, hanggang sa matiwambang ang lupain. Hanggang sa mga tao'y itapon ni Yahweh sa malayong lupain at ang lupa'y maging malawak na iyan. Ano katagal yun? Obedience, kailangan din ang commitment. At panguli, faithfulness, katapatan. Verse 11, sabi ng Python, hanggang kailan po, Panginoon. Alam niyo ang sinasabi dito ni Lord, basta gawin mo ang iyong pinagagawa ko sa iyo. Huwag ka naman. Basta sabihin mo sila ay inuhusgahan ko at ito ang salita na sasabihin mo sa kanila. Yun lang ang sabihin mo. Huwag mo nang itanong kung hanggang kailan. Ang sinasabi ng Panginoon, alam niyo mga kapatid, faithfulness. Kung ikaw ay tapat sa mga nakalista, yung mga nakalista sa padel, nakakalungkot kasi may mga taong hindi pa nag-check doon sa prayer. Hindi ko lang, nagpe-pray kayo. Siguro naman po mga kapatid, kung kayo nagpe-pray, pakikita naman ho. Alam niyo mga kapatid, faithfulness ang iniingi sa atin ng Panginoon. Kung tayo lang faithful doon sa ating mga i-chinekal, well, wala sa atin kung ayaw nilang tumanggap o ayaw nilang kumilala. Nasa Diyos yun. Alam niyo mga kapatid, ang kausap dito ng Panginoon ay hindi yung mga taong iyo, kundi tayo. Faithfulness. Our call, like Isaiah's, is a call only to faithfulness and to live success. Faithfulness lang po is sinod ng paal sa success. Faithfulness lang po sa atin. Now, mga kapatid, kumusta ang ating pagtuloy sa Panginoon? Nais ko pong i-conclude ang mensahe ito. Sabi ko nga po sa inyo, right view of God,
dapat tama ang iyong pagkakilala sa Panginoon. Right attitude before God. Pangalawa, dapat po ay meron kayong right respond to God. There are three indicators. Mga kapatid, unang indicator, right view of God. Tama ba ang iyong pagkakilala sa Panginoon? Kapuna na ho ito. Kasi tapos na akong magsalita. Tama po ba ang pagkakilala niyo sa Panginoon? Salamat. Isa-isang mo. Mahirap po ba yung tanong? Kinalala niyo po ba ang inyong Diyos na tinanggap? Amen. O basta kayo bumili ng isang produkto na hindi niyo alam. Basta, ang nga sabi ito ay pwedeng ipuna sa balat eh. Pagkakang may makate, hindi ayos na. Hindi po pwedeng ganun. Diba, pag bumili ka ng isang bagay, binabasa mo yung instruction, ano ba mga laman nito, ano ba mga ingredients dito, baka ako ay allergic. Ganun din, no? Dapat may tama tayong pagkakilala sa Panginoon. Tama po ba ang ating pagkakilala sa Panginoon? Amen. Ngayon, may tama po ba tayong attitude? Amen. Sa Panginoon, before the Lord, tama po ba ang ating attitude? Wala na po ba tayong mga pride? 50-50. 50-50. Tama sa pag-at is 50-50. Habang buhay, pwede pa maging 60, 70, 80, 100, babae, kasalamit na. Pero niyo, right attitude before God. Meron po ba tayo ng lahat ng ito? Humility, paggalang sa Panginoon, holiness, ginagawa po ba natin ng lahat ng ito? Service, right attitude. At pamuli, right response to God. Obedience, commitment, faithfulness. Meron po tayo ng lahat ng ito. Alam niyo mga kapatid, sabi nga ni Raisa, I have to look up. Huwag kalimutan, lagi tumingin sa Panginoon. May church planting tayo, tumingin sa Panginoon. May sineshanan tayo, inaanin lagi ang Panginoon. Si Lord lagi. Then, look within, yung ating mga sarili. I-assess lagi natin yung ating mga sarili. I-assess lagi natin yung ating iglesia. Look up, look within, look out. After natin tumingin sa Panginoon, makita ang ating sarili, ay mahapag naman tayo sa mga nawawalang kaliwa. Mga kapatid, when you see God, then you see your sin, then you see your mission. Amen? Amen. Tapos na po ako magsalita at nawa po ang salita ng Diyos ay magtrabaho sa ating mga buhay. Ngayon, ano ang tulong natin sa Panginoon? Wala rin naman ang kwento mga prinsa sa binili. Wala rin naman ang epekto, no? Anong epekto ng God's glory sa atin? Anong epekto ng God's glory? Yes, alam natin, God's glory. Ayos. Kanila ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Ayan ang epekto noon sa ating buhay. Ang epekto noon, makita natin, makilala ang Panginoon, yung ating mga attitude, trabahuin noon natin, kahit man lamang yung araw-araw, 1 inch, ikaw yung gumagalaw pa una, o isang hakbang, ay napakataking bagay yun noon. Attitude. Masama naman ang sabihin ng batang ito, yung attitude. Masakit din naman ang sabihin na matang ito'y may tama. Alam niyo mga kapatid, kayo ay may mga may tama. May tama po ba kayo? Tamang pagkakilala sa Panginoon. Tamang attitude. Tamang pagtuloy sa Panginoon. Sabihin mo, ako'y may tama. Ako'y may tama. Parang ayaw yung dun. Ako'y may tama. In response, awitin na natin ang awit na ito ng pagpupuri sa Panginoon. Habang dinadala natin sa Panginoon ang ating mga ikapu at handog,